the whole birth of nu metal at the time was just starting. Noong nagsisimula pa lang na sumabog ang kasikatan ng nu metal noong mid-90s, isang banda ang nabuo at naging isa sa pinakamalaki at pinakasuccessful na banda ng henerasyon na yon, ang Disturbed. Taglay ang mga sobrang astig na mga awitin na kahit yata yung mga hindi mahilig sa rock noong panahon na yon ay makukuha ang atensyon kapag narinig na ito. Na parte ng kantang Down With The Sickness kung saan mas nakilala ang banda. Sinabayan pa ng Stupefy. Wala na yatang rakista ang hindi mabubuhayan ng dugo at mapapaheadbang kapag narinig ito at iba pang mga awitin ng bandang Disturbed na kahit nga ang napakahalumanay na kantang Sound Of Silence ay napasama na sa playlist ng mga kabataang baliw na baliw sa rock music nung panahon na yon, noong gawa ng mga ito ang kantang ito ng kanilang sariling version. Halika at ating kilalanin ang bandang Disturbed. Alungkayin natin kung paano sila nabuo, gaano nga ba sila kasumikat, bakit nga ba sila nawala noong 2011, nasaan na sila ngayon. Talakayin natin lahat yan pagkatapos ng intro. Maraming salamat mga idol! Ipinanganak si David Michael Draiman noong March 30, 1973 sa Brooklyn, New York, pero lumipat ang buong pamilya sa Chicago noong 3 taong gulang pa lang ito. Jewish ang kanyang mga magulang, kaya naranasan ni David na ipasok sa 5 religious school na ayon mismo kay David ay sobrang daming bawal, kaya lagi siyang napapatalsik sa mga eskwelahang kanyang mapasukan. Gusto kasi nito mga idol na maranasan at gawin ang mga normal na bagay na ginagawa ng ibang mga bata. Kahit bawal ay nagbuo siya ng unang banda niya dito, nakikipagkita sa mga hindi Jewish na babae at paggawa pa ng ibang bagay na hindi sang-ayon sa patakaran ng paaralan. Ang magandang parte lang ng pagpasok niya sa mga eskwelahang ito ay ang pagsasanay niya bilang hazan o kantor. Sa hindi nakakaalam mga idol, ito nga yung kumakanta ng solo o nangunguna sa pagkanta sa mga misa o pagdarasal. Ganun pa man, sa edad na 10 taong gulang ay nagkaroon ito ng pagkakataong makabili ng album ng Kiss na Destroyer na nagpakilala sa kanya sa tugtugang malayo sa musikang kinamulatan niya. Nadagdagan pa ang sakit ng ulo ng mga magulang ni David sa pagkakaroon ito ng kasintahang lulong sa paggamit ng cocaine na kalaunan ay naka-impluensya sa kanya sa pag-abuso sa naturang ipinagbabawal na droga. Sa mga panahong ito ay halos mawala ng direksyon ang kanyang buhay, lalo na at nagpakamatay ang kasintahan niyang ito na nagbigay sa kanya ng madilim na karanasan, isang pangyayaring hindi niya maalis sa kanyang isipan. Dumating pa sa punto mga idol na muntik na din siyang mapahamak dahil sa sobrang pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kaya noong nakaligtas siya sa isang pangyayari na muntik niyang ikinamatay, ay tuluyan na itong umiwas sa naturang bisyo. Yan ang dahilan mga idol kung bakit hindi na nasangkot pa si David sa mga problemang may kinalaman sa droga. Kahit na nga sa mga panahong kasagsagan pa ng kasikatan ng Disturbed, naranasan na kasi nito ang masamang epekto ng paggamit nun. Mula nung pangyayari na yon ay nag-focus na si David sa pag-aaral ng Political Science and Government, Philosophy and Business Administration. Muntik na din itong pumasok bilang abogado, pero tumigil ito dahil hindi umano kayanin ng kanyang konsensya na may parte ang naturang propesyon na ipagtanggol kahit yung mga taong malinaw na may kasalanan. Naniniwala kasi ito mga idol na ang mga taong mas mahina sa atin ay nangangailangan ng tulong at proteksyon natin. Everyone needs protection. And anyone who isn't as strong as you deserves your protection. Do you understand?
Pagkatapos mag-aral ay nagtrabaho na ito bilang administrative assistant sa isang healthcare facility hanggang magkaroon na ito ng lisensya at kakayahan para magtayo ng kanyang sariling pasilidad. Kung tutuusin mga idol ay sobrang ganda na ng buhay at masasabing malapit na niyang makuha ang success sa kanyang karera. Pero mas pinili nitong gawin ang totoong magpapasaya sa kanya, ang pasukin ang mundo ng musika sa pamamagitan ng pagbabanda. Sa kabilang parte naman ng istorya mga idol ay may bandang tinatawag na Brawl na binubuo ng vokalista nito si Erich Ewald, gitaristang si Dan Donegan, drummer na si Mike Wengren at bassist ng mga ito na si Steve K. Mack. Pero pagkatapos ng mga ito na mag-record ng demo ay umalis na agad sa banda si Erich, kaya napilitan ang tatlo na maglagay ng advertisement para maghanap ng bagong vokalista. Sa loob ng isang buwan ay nakapag-audition ang mga ito ng may 30 katao. At dito na nga papasok sa eksena si David na noon ay sinamahan ng kaibigan para mag-audition. Sa lahat ng sumubok mga idol ay si David lang ang kaisa-isa na tumangging kumanta ng cover song. And they wanted me to play cover songs with them. Like, what covers do you know? And I'm like, I know lots of covers. Why? What do you know? Let's play. I'm like, are you guys a cover band? No. Sa halip ay tinanong nito ang banda kung nasaan na ang original na materyales o mga kanta. We have it. Really? Yeah. You know, sure? Yeah, I'm sure. I want to hear your original material. That's why I'm here. So, let's play. And they were very surprised and somewhat taken aback by it. At kahit hindi ito sanay sa mga uri ng tugtugan ng mga ito na sobrang agresibo, ay nalampasan naman ni David ang expectation ng banda. Kaya sa sumunod na araw ay tinawagan na siya ng mga ito para maging opisyal nilang bokalista. Taong 1996 yun mga idol, naging bahagi si David ng bandang Brawl na kalaunan ay ginawa nilang Disturb ayon na rin sa suhestyo ni David. Nasundan na ito ng pagbuo ng banda ng dalawang demo tapes na naging daan ng man para makapirma sila sa Giant Records noong August 1999. At noong March 7, 2000 ay na-release nila ang kanilang debut album na The Sickness. Kinabibilangan ito ng mga singles na Down With The Sickness, Stupefy, Voices at The Game. Pumalo ito sa number 20 ng Billboard 200 at noong 2018 ay na-certified ito bilang 5 times platinum album. Nasundan ito ng pangalawang album na Believe noong September 17, 2002, kung saan mga idol ay kabilang ang mga singles na Remember, Prayer at Liberate. Sa pagkakataon na yon mga idol ay pumalo na ito sa number 1 ng Billboard 200 at na-certified naman bilang double platinum. Nasundan ito ng malawakang tours ng banda at pagtugtog sa Ozfest, pero tinanggal na dito ng banda ang bassist na si Steve K. Mack dahil hindi umano ito makasundo ng ibang miyembro ng banda. Nagsagawa sila ng audition na dahil nga sa sobrang sikat na noon ang Disturb ay dinagsa ito ng napakaraming tao na nagbabaka sakaling maging miyembro ng banda. Pero hindi nila inaasahan ang pagdating ni John Moyer na dati nang nakilala ng banda sa iba nilang gig. At dahil nga subok na nila ang husay nito ay ito na ang ginawa nilang bagong bassist. Noong September 20, 2005 ay na-release ang pangatlong album na 10,000 Feast. Kinabibilangan ito ng mga singles na Land of Confusion, 10,000 Feast, Just Stop, Stricken at Guarded. Muli itong pumasok sa number 1 ng Billboard 200 at muling na certified na double platinum. Inialay nila ang album na ito sa pinaslang na gitarista ng Pantera na si Dimebag Darrell. Marami silang nakansilang konsyerto noon mga idol dahil naapektuhan ang boses ni David sa sobrang pag-iinom nito ng alak. Sumailalim ito sa surgery at noong maging ayos na ang lahat ay iniwasan na nito ang pag-iinom ng sobra at tinapos din ito ang mga natitira pang konsyerto tong naka-schedule ng banda. Noong June 3, 2008 ay na-release ang pang-apat na album na Indestructible na kinabibilangan ng mga singles na Inside the Fire, Perfect Insanity, Indestructible at The Night. Nag-number 1 muli ito sa Billboard 200 at na-certified bilang platinum album. Number 1 din ito sa US Alternative Album Charts,
US Hard Rock Album Charts, US Rock Album Charts, at US Tastemakers Album Charts na katunayang isa na ang Disturbed sa pinakasikat at pinakasuccessful na banda noong panahon na yon. Isa na sila sa mga banda na nangunguna sa mainstream. Noong August 31, 2010 ay na-release ang panglimang album na Asylum, kung saan naman kabilang ang mga singles na Another Way to Die, Asylum, The Animal at Warrior. Ito mga idol ang pang-apat na sunod-sunod na number 1 ng Disturbed sa Billboard 200 at iba't iba pang music charts sa US. Ganun pa man ay na-certified na lang ito bilang gold album. Nasundan muli ito ng malawakang tours ng banda at pangunguna ng mga ito sa malalaking music festival. Kahanay ang mga bandang tulad ng Korn, Avenged Sevenfold, Godsmack, Megadeth at iba pa. Ganun pa man, sa taong iyon mga idol ng 2011 ay ramdam na ang pagkakaroon ng paghina ng mga tugtugang new metal, hard rock, metal at iba pang parehas na genre. Tapos iikakasal din nun si David sa dating model, actress at professional wrestler na si Lena Yada, habang ang iba namang miyembro ng banda ay mayroon ding mga personal na buhay na dapat ayusin. Kaya napagkasundoan ng mga ito na tamang panahon na yon para lumayo muna sa eksena at magpahinga bilang banda, para umano makafocus muna ang mga ito sa kani-kanilang personal na buhay at kagustuhang makapagsagawa ng kani-kanilang solo projects. Mariing itinanggi ng mga ito na may problema sa pagitan ng banda. Katunayan, noong June 20, 2015 ay muling nakita ng mga fans ang mascot ng Disturbed na si Dagay na ipinost ng banda sa kanilang official website. Naging hudyat ito ng kanilang pagbalik at pagsasama-sama na opisyal na ngang inanunsyo ng banda noong June 23, 2015. Noong August 21, 2015 ay na-release na nga ng banda ang anim na studio album na Immortalized, kabilang ang mga singles na The Vengeful One, The Light, ang cover na The Sound of Silence at Open Your Eyes. Kahit matagal na nawala sa eksena, ay pinatunayan ng banda na hindi pa sila tapos, dahil ang album na ito ang naging panglimang sunod-sunod na number 1 ng banda sa Billboard 200. Naging usap-usapan dito ang hindi pagsama ni John Moyer sa pagbuo ng album na ito. Lumabas ang mga espekulasyon na talagang nagkaroon ng problema sa pagitan ng banda. Sinigurado naman ng banda na hindi totoo ito, na mayroon lang na hindi natapos si John Moyer na projects kaya hindi ito nakasama. Katunayan mga idol, sa pangpitong album na Evolution na na-release noong October 19, 2018 ay muli nang kasama si John. Kabilang dito ang mga singles na Are You Ready, A Reason to Fight, No More at Hold On to Memories. Pumalo na lang ito sa number 4 ng Billboard 200, pero nag number 1 pa rin ito sa ibang music charts sa US. Kaya masasabi natin dito mga idol na kahit lubog na ang mga kasabayan ng Disturbed noong mga panahon na yon, ay patuloy pa rin naman ang kasagsagan ng kasikatan ng banda. Nasundan muli ito ng malawakang tours ng banda sa iba't ibang parte ng mundo, pero napatigil ito noong magkaroon ng pandemya na naging dahilan na rin para makansela ang selebrasyon sana sa 20th anniversary ng kanilang debut album na The Sickness. Nito lang November 18, 2022 ay na-release ang pang-8 at pinakabagong album ng banda na tinawag nilang Divisive, kabilang dito ang nag-iisang single ng album na Hey You. Pumalo na lang ito sa number 14 ng Billboard 200, pero number 1 pa rin ito sa ibang music charts sa US. Sobrang aktibo pa rin ang banda mga idol, at marami pa rin silang tours na naka-schedule sa sunod na taon. Sa kabuuan ay nagkaroon ang mga ito ng 8 studio albums, 2 live albums, 1 compilation album, 3 video albums, 27 music videos, 1 extended play at 28 singles. Nakabenta ang mga ito ng mahigit sa 17 milyong kopya sa buong mundo. At katulad ng Slipknot at Godsmack ay kasama ang Disturbed sa mga itinuturing na pinakasuccessful na rock band ng 21st century. Marami ang nagsasabi na sobrang ingay ng musika ng bandang ito, pero para sa akin mga idol,
idol ay depende lang siguro yan sa mga nakikinig. Dahil kung ikukumpara natin sila sa mga kasabayan nilang banda sa parehas na genre, eh isa na ang Disturbed sa may pinakamalinis at may pinakamabangis na tugtugan. Napakaganda kasi ng boses ni David, mga idol, na kahit panay sigaw na ay masarap pa rin sa tainga. Marami rin silang mga awitin na hindi basta-bastang makakalimutan. Hindi katulad na mga nauusong musika ngayon na hindi naman natin maintindihan. Excuse me po. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.